importante. Kailangan alamin natin ang kalaban. Kasi kung hindi natin alam yung kalaban, matatalo tayo. Hindi sapat na makilala natin ang kalaban ayon sa kanyang pangalan lamang. Kailangan maintindihan din natin ang kanyang likas, katangian, pamamaraan, istratehiya at ang kanyang kabuuan upang maging mabisa ang gagawin natin pagsugpo sa kilusang komunismo. Naging matagumpay ang mga komunista sa pagpapakilos muli sa mga legal na samahan na nagmula sa hanay ng mga manggagawa, magsasaka, estudyante, kaparian, guro, urban poor at ilang kasapi ng media. Ang papag-away-awayin ng di umano'y dalawang reaksyonaryong puwersa sa hanay ng administrasyon at oposisyon ay isang estratehiya ng mga komunista. Ang pagpapatalsik ng isang pinuno ng bansa na hindi umaayon sa dikta nito ay isang pangunahing gawain. Ito'y isang paraan upang magkaroon ng destabilisasyong politikal at mapabagsak ang ekonomiya ng bansa. Upang mailarawan ng pagbagsak ng ekonomiya ay dahil umano sa umiiral na malapidal at malakolonyal na kalagayan sa ilalim ng sistemang katutubong pidalismo, burokrata kapitalismo at imperialismong Estados Unidos. Naging sentro ng kanilang mga black propaganda ang lahat ng presidente ng bansa. Ang kaisipang komunismo na umiiral sa mundo ay nahahati sa tatlong uri ng pakikibaka. Ang mga revolusyonaryong lokal na yumayakap sa komunismong Rosso o Leninismo ay naniniwala sa parlamentaryo at armadong pakikibaka na pangungunahan ng uring manggagawa kung saan ang insurreksyon ay gaganapin sa kalungsuran. Ang dating Partido Komunista ng Pilipinas, hukbong mapagpalaya ng bayan na pinamamunuan dati ni Crisanto Evangelista ng magkakapatid na Laba at Luis Taruk ay kilala bilang mga Leninista. Ang grupong rejectionist na pinamumunuan ni Yumaong Filemon Popoy Lagman ay yumayakap din sa kaisipang Leninismo kung saan binigyan din ito ang pagpapakilos sa uring manggagawa bilang pangunahing pwersa sa gaganaping insurreksyon. Ang komunismong Euro ay naniniwala sa mapayapang pagreforma ng lipunan upang abutin ang komunismo. Sila hindi gumagamit ng dahas, ngunit taos puso silang nagbibigay ng suportang pinansyal sa mga terorista sa ibang bansa bilang pagtaguyod sa di umano'y diwa ng internasyonalismo. Ang komunismong Inchik o Maoismo ay naniniwala na ang pangunahing puwersa ng revolusyon ay ang uring magsasaka at kailangan ang isang revolusyon ay madugo at marahas at kailangan ito'y magmumula sa kanayunan bago kubkubin ang kalungsuran. Ang sistematikong pamamaraan ng mga komunista ay ang pag-agaw muna ng mga bansang dati kaalyado ng Amerika sa paniniwalang ito ang makapagpapahina nito. Kasabay ng pakikipag-alyansa nito sa mga teroristang Islamic sa ilalim ng Al-Qaeda network ni Bin Laden, kagad na ipinatupad ng CPP-NPA ang isang tactical alliance sa MILF. Pinatutunayan ito nang dumalaw sa bansang Iraq ang kinatawan nitong si Crispin Beltran upang palakasin ang pandaigdigang ugnayan laban sa Amerika. Ano ang digmaang pangmatagalan ng CPP-NPA na magmula sa kanayunan? Ang matagalang digmaan na magmula sa kanayunan bago kubkubin ang kalungsuran ay isang pangunahing estratehiya ng CPP-NPA. Sila'y lubos na naniniwala na habang tumatagal ang labanan ay lalong masisira ang ekonomiya ng bansa. Ang pagkasira ng ekonomiya ay isang sangkap na makapagbigay pabor sa revolusyon. Ang bansang Pilipinas ay umaasa sa agrikulturang ekonomiya kung saan 70% ng populasyon ay uring magsasaka. Sa ganitong sitwasyon, nakita ng komunista na ang puwersang magsasaka ang siyang pakikilusin sa gaganaping mawistang revolusyon. Kung mawasak ang ekonomiya, dadami ang makihikahos at dadami rin ang magagalit sa pamahalaan. Ito ang dahilan kung bakit inumpisahan ng CPP-NPA ang revolusyon sa kanayunan upang masira ang produksyong agrikultura na hahantong sa matinding kahirapan. Kung maghihikahos ang sambayanan ay lalong mapadali ang paghikayat nito na sumama sa revolusyon dahil kahirapan daw ang dahilan kung bakit maraming nagre-rebelde. Ang sinimulang matagalang digmaang bayan ng CPP-NPA ang dahilan kung bakit ang mga dati umahawak ng araro ay naging mga armado. Sa halip na magtanim sila ngayon ay bahagi na ng madugong revolusyon.
Ang agrikulturang bansa sa halip na magluwas ay umaangkat na lamang ng pagkain sa ibang bansa. Ang mga magsasaka na ayaw sumama sa revolusyon ng komunista ay dahan-dahan umalis sa kanayunan upang makaiwas sa labanan ng militar at komunistang NPA. Isang dahilan kung bakit laganap ang squatters at illegal vendors na nagpapasikip sa mga bangketa at nagpaparumi sa kapaligiran. Ang isang dating magsasaka ay mahihirapang makakita ng trabaho sa gitna ng siyudad. Di nakapagtataka kung bakit lumobo ang problema ng kriminalidad. Ang CPP-NPA-NDF ay masigasig sa pangangalap ng mga bagong kasapi-batay sa tinatawag na teorya ng puting papel. Ayon sa mga komunista, karamihan sa mga katutubo at magsasaka sa kanayuna ay parang mga puting papel na ang ibig sabihin ay mga mangmang at madaling maninlang dahil sa kanilang mga blankong kaisipan.